Ayan mga katongs, after natin ma-unbox yung binigay ni boss na GoPro, ayan, maraming maraming salamat po boss. Ngayon ayan, bali ito nga po yung ginagawa namin. Natatandaan nyo po, nagtanim kami ng sitaw dito sa sili. So tubo na nga po. Ngayon yung sili pinuputol lang namin. Ayan, ganito po ginagawa namin, no? Ayan po yung sitaw na tinanim natin, no? Tubo na. Wala po ng dahon. Oh. So, bakit nga ba pinuputol namin yung sili, mga katongs, ano? Ito. Kasi yung sili natin nagkaroon ng hindi malamang sakit kung ano to, na kumano sa katawan. Pero nangyayari to kasi dati sa akin sa talong, doon sa tumana. Ganito nangyaring sakit sa tumana, eh. Yung katawan po niya nagbatik-batik, then natutuyo. Pero ito, ayan nga po yung mga sanga. Pero ito, takutin namin yan at susunugin. So ito yung sanga ng sili natin. Kung napansin nyo, wala ng dahon. Kasi grabe na yung panang ng itim yung katawan niya. Ayan o. Ngayon total may nakikita kasi nasa kwan, eh, nasa sanga sa puno. Pero ginawa ko na lang, baka sakali tayo pinutol na lang namin kasi may mga sumusulpot na mga bagong kwan dito sa ilalim. Gawa nga natuyo yung mga sanga niya, dito lumalabas ang mga bagong talbos. Ayun, kamukha po nung ginagawa nila, pinuputol nila. So double purpose, hanggang nagpapalaki tayo ng sitaw, baka sakali tayo sa sili. Yung talong natin, okay na, medyo gumaganda na, lalo yung mga bagong usbong. Sumariwa na yung dahon niya. Ayan o. Siyempre pagka may bagong usbong, mga bagong pamumulaklakan yan. Pagka naglabas na ng mga bulaklak yan, bunga na kasunod yan. Ayan. Thank you naman at nakarigo over. Pero yung isa ron, yung sa kabila mga katongs, maganda. So doon lang tayo makakakuha ng medyo magandang harvest bukas. Ang mahal pa naman ang talong. So ganito yung panahon dito. Bukso-bukso yung ulan. Gawa ng may dalawang bagyo nga tayo dito sa bansa Pilipinas ngayon. So yan nga po yung ginagawa namin. Pinuputol na natin yung sili. Ito, papalitan natin to, yung sili natin mga katong. May order na ako kay Kasidling na bagong punla na itatanim naman natin doon sa kamatis, sa panggagalingan ng kamatis. Iniintay ko lang mahinog na yung konting bunga ron para at least hindi masayang.
So yan mga katongs, ayan, ganito po nangyari sa sili natin. Ayan o, yung sinasabi ko, yung iba tamang nag-usbong pa ng maganda sa ibabaw, pero unti-unti na siyang kinakain ng bakterya yung mga sanga. Kaya kung kukunin natin yan, baliwala lang din, kasi nga matutuyo rin yung mga sanga. Kung sasabihin natin na hintay na makarecover, hindi na po makarecover ito, kasi tuyo na yung kanya yung sanga. Yan, kamuha na ito. Yan, natutuyo. Pag natuyo yan, patay na yung dahon. Kaya nanghinayang lang ako na bunutin may mga ganitong tubo. Kaya sabi ko, puputulin na lang muna namin, baka sakali. So wala, yan, naging kapalaran ng sili natin. Hindi naman tayo nakaharvest ng marami-rami dito, kasi kaya nung kasalukuyan tumaas lang yung puno, madalang yung bunga. Kaya kung marbis lang tayo pa ilan-ilang bandil. Tapos ayan, tinamaan pa ng sakit. So yung talong, okay naman yan, kasi ayan, sabi ko nga, tuloy yan, gumaganda na. Pinatabaan namin ng dilig yan nung isang araw. Ngayon binudburan namin sa gilid pa, sinabayan namin yung ulang kanina, binudburan na yung pinataba kasi namin, kung lang yun eh, kumbaga urea lang yun eh, sa saglit lang lilipas yun eh, kumbaga nitrogen lang yun. Tapos yung binudbud namin kanina yun para sa pampabunga, hindi naman kagad tatalab yun, kumbaga masusundang kagad yung pataba. Kaya sinabayan namin yung ulan kanina, nabubudbud kami. Hindi naman ban yung ulan eh, hindi naman ganong malakas. So yun, ayos lang na budburan namin, nalusaw. Ganyan lang yung panahon, makulimlim, aambon na medyo malakas, tapos yun, mawawala. So wala namang ganong epekto yung mga bagyo na nandito, no? So ganyan lang, maganda na yan, at least hindi siya tuloy-tuloy na umuulan na malalakas.
at least mga atong sabi ko, hindi masasayang yung balag na yan, gawa ng naka-prepare nga po yan para sa mga sitaw ang palaya, di ba? At ngayon sitaw ang tinanim natin. Nakakadalawang kilong sitaw na po tayo na itatanim dito sa unang block at sa pangalawa. May sumobra lang pong konti yun. Ang ginawa ko, pinunla ko para panghulip sa mga hindi tutubo. Kasi nga, direkta natin yung buto tapos mag-uulan. Hindi naman talaga may iwasan na may hindi tutubo yun. Kaya nagpunla ako ng 8 tray para at least panghulip. So nagpabili pa ako ng 1 kilo para dun naman sa dulo. So magiging 3 kilong sitaw ang tanim natin dito sa pinagtaniman na siling panigang. Yan naman talaga purpose niya, kaya ginanyang ko 'yung ano, 'yung balag. Sabi ko nga, kung sakaling tatanggalin 'yung sili, diretso sitaw. Yan ang nangyari. Pero 'yun, 'yung sili natin, baka sakali na lang 'yung ginawa namin ito kasi nga may tama na 'yung katawan. Kung gaganda pa o ano, tulad yan, sari-saring fungicide na yung binubomba namin dito, hindi rin na control, kaya baka sakali na lang yan. Ang buwan na lang yan talaga yung sitaw. So yung 3 kilong buto ng sitaw, marami na po yun sa power, daan na pa. So yun mga katong, gabi na. Edit muna tayo. Umulan na naman, oh. Pangkwan yung ulan. Pagsubukso. So ayan, gamit ko na nga po yung one. Kung nag-vlog ako dun sa sili, gamit ko na yung GoPro na binigay ni boss. So yung GoPro na dati ko, ito nga po yung tsura niya. Hero 8 lang po yan. Nakita nyo naman po, sira-sira na yung mga pindutan yan. Basag na yung salamin niya sa harap. Tapos tsura ng screen niya. So ito, itatabi natin to. Kasi halos 5 taon kung nagamit to na kasama. Malaki na rin ang naibigay sa akin ito, kaya sabi ni Michi itabi ko raw, ipapuprint pa daw niya. So tama naman yun kasi malaking kwan sa akin ito eh. Biro yung 5 taon na tumagal yung ganitong gamit sa akin. Mula nung binili ko to, hindi nasira. Hindi nagloko. Nasira yung mga yan, mga pindutan, mga ano. Pero sa loob ng 5 taon, hindi siya nagloko. Mga panya, dito lang nasira yan. Dito lang nagloko kasi nababasa yung mga pindutan. Pagka namatay, pagka pinatay na, mahirap magpanta rin. So yan. Yan, thank you kay boss at siya kay ate. At syempre sa kanya anak na si Sir Kim, yan, at siya si Sir John Depp. Yan, maraming salamat sa supporting ito sa amin. Kung ko lang po kayo dito sa binabad natin kanina na buto ng melon na pinadala ni boss. So binabad namin to alas 10. So sakto alas 6. So ihanguin na natin.
mababasa na rin yan. Dito muna, dito kaya. Pero dito muna. So ito, lalagay lang natin dito sa isang tabi. Yung hindi mababasa. Pwede na muna dito yan. Bukas. Babaong sa ano yan, sa paano, sa lupa. Maghapon. Sabon, nakabaon sa ano yan, sa lupa eh. Kaso umulan. So dyan na lang muna. Ped! Swimming tayo? Ha? Swimming tayo? Linaw, ano? Iwanag sa kanya.